Sika nga nila, do not judge a book by its cover. Pero paano na kung hinuhusgahan mo ang sarili mo? Naku, eh hindi niya kasi akalain na sa kanyang kakaibang itsura at ipinanganak siyang ganun ang itsura niya, ay mamahalin siya ng mga babaeng napaibig niya. Siya na talaga ang malakas. Ang tawag sa kanya, Mighty Sandrin. Kung ano ka magmahal ko sa ano mo, wala na makakalupit ka doon. Dito lang pala sa Taytay Rizal, makikita si Daniel Padilla na talaga namang tinititigan. Pinagmamasdan, from head to toe, talagang inaabangan at pinagkakaguluhan. Hindi ng mga girls, kundi ng mga bashers. Ay! Daniel Padilla pala! My God! Ganito halos araw-araw ang eksena ni Sandrin Cortez, 25 years old, panganay sa magkakapatid. Pero ang say ni Sandrin sa mga bashers? Tulutak mo naman sa mga tayo mo. Hindi mo nang mahirap na kami. Uy! Tama na yan! Kaya! Hindi tulad ng ibang bata. Ipinanganak si Sandrin na walang baba, pisngi at tiklop ang mga tenga. Ipinaglihi daw kasi sa Kalapati si Sandrin. Noong ipinagbubuntis siya ng kanyang nanay. Marami kasi kaming alagang Kalapati na yung tita ko. Pinapakain ko sila. Tapos nung pinanganak ko si Sandrin na gano'n, ginawa ng tita ko, pinalipad niya na lahat ng mga Kalapati. Pero hindi naman pala dapat sisihin ang Kalapati sa naging itsura ni Sandrin. Ang siyentipikong paliwanag ay kondisyon na ang tawag ay Treacher-Collins syndrome. Ito ay isang genetic disorder kung saan nagkakaroon ng mga deformity o pagkasira ng anyo ng mata, tenga at baba ng isang tao. Sa mga may Treacher-Collins syndrome, kadalasan yung physical features nila talaga ang mas apektado. So makikita natin na bumababa yung kanilang eyelids, kakaunti ang kanilang buhok, yung kilay, maliit ang kanilang baba, maliit ang kanilang cheekbones, may butas ang alangala, even kanilang hearing talagang ito ay nababawasan, including yung kanilang paghinga dahil nga kasama sa problema ang kanilang mga soft tissues and bones. In terms of intellect, ang mga may Treacher-Collins syndrome ay hindi apektado ang utak. So, pwede silang matuto, natuturuan sila, trainable and capable to do things na gusto nilang magawa. Dahil sa kondisyon na ito ni Sandrin, madalas siyang maging tampulan ng asaran. Hindi lang sa kanilang lugar, kundi pati na rin sa eskwelahan. Ang pangit mo, mukha kang aso. Kanila ng araw. Mukha kang alien tol. So Sandrin, sa panlabas mo na itsura, hindi ba, mula nung maliit ka pa, talaga nakadanas ka ng mga pambubuli at saka, alam mo na, hindi ba, mula pangungutya mula sa mga tao? Minsan na rin siyang umuwi ng duguan dahil pisikal na siyang sinasaktan ng kanyang mga kaklase. Sinisipa, dinuduraan, at binabato pa siya ng mga ito. O anong ginagawa mo? Gumaganti ka ba o tatakbuhan mo na lang? Dahil sa mga mami ko, kapag nakakamanan ko, kapag nakakamanan ko, untos na kakamanan ko siya, umakunalat po ako para kumpulat po ako makahamat. So bakit pagka pinag-uusapan yung sinasaktan ka, uwi ka na lang, bakit parang para ka naluluha pag naaalala mo yung part na yon? Ako ko, una-una ka na, nauna ka sa kalorin ko. Kasi pag ako nag-sinasaktan, pananaw ko ang ginagawa mo sa mga saan pa. Bakit ako? Sana ko magkakagatik ako na ako. Gatot na karaw. Ano ko na nagmask? Ano?
ang karakam ko para kumakot ko, kung nagnumunan kumakot ko. Nung isip ko naman ko na magkano araw na magdumakot na mga tawag sa itsura ko. Halos mawala ang pananampalataya sa Diyos ni Sandrine noon. Nagalit siya sa mundo, maging sa kanyang sarili. At dito sa mga tagong eskinita ng Barangay Dolores sa Taytay Rizal, nagtago ang batang si Sandrine. Takot sa pambubuska at pangaapi ng mga tao. At kabanata ng kanyang buhay na kailanman hindi niya makakalimutan. Walang araw na hindi siya nalungkot at umiyak nang dahil sa kanyang sitwasyon. Kinwestiyon mo na ba ang Panginoon kung bakit? Meron ding mga katulad mo, no? Pero bakit ikaw ang napili niya na bigyan ng ganitong challenge? Pero sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, hindi ito naging hadlang para tumigil sa hamon ng buhay si Sandrine. Nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Wow, ang daming medal! Ano yan, basketball ba yan? Ano yan? Bakit ang dami mong medalya, high school, Sandrine? Ano ko, kano kumakan ko sa mga kumusti, Contest? Sa araw ng luka. Nananalo ka? Luka ko, kaya nananalo na ako kahit paano. Oh, diba? So matalino ka talaga. Dito sa kamer na pinto ka, parang nagkakulap sa suka, kasuka. Oo nga. So pero patunay yan na meron kang mga kakayahan na wala rin sa iba. Opo, karo ko. At natapos niya ang kanyang kursong Associate Computer Technology noong 2018. Matapos rin siyang isama sa isang Christian church ng kaibigan ng kanyang tatay, naliwanagan siya at mas naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay. Kaya naman, goodbye old Sandrine and hello mighty Sandrine na siya. Paano mo nabago? Kasi bilibang marami sa'yo dahil nabago mo ang pananaw mo sa buhay mo. Paano mo nagawa yun? Para sa pamilya, mas naging malakas ang loob ni Sandrine. Matapos makagraduate, kali-kaliwang job applications ang sinubukan niya. Mula Taytay hanggang Quezon City, sinuyod niya ang pag-a-apply. Hanggang sa ipasok siya ng kanyang tita bilang taga-layout o taga-gawa ng design sa mga t-shirt at mug.
Dahil na rin sa hilig niya sa mga anime, nagkaroon siya ng mga kaibigan sa mga cosplay meet and greet event. Hindi lang yan, active din si Sandrine sa pag-hiking. Dahil gusto niyang patunayan sa buhay na nothing is impossible. So ano naman itong balita namin na ang tawag sa'yo ay si Mighty Sandrine? Dahil ang dami mong nagiging girlfriend. Si Mighty Sandrine, aba, naging Mighty Nick na rin sa mga chicks. Sandrine! Thank you. Bakit? Ano ang sikreto para mapa-oo ang isang babae? Number one, impus na makikipag-awal ka sa gagawin, makikipag-tano. Ano, kinakantahan mo ba yan? Halos ni Opo. Ah, kumakanta ka. May gitara ka dyan, nakita ko eh. Edo, so ibig sabihin, kumakanta ka. Naka-anim na girlfriend lang naman siya. At ang dalawa doon, long-distance relationship pa. Pero ngayong 2021, focus daw muna ni Sandrine ang kanyang career. Kaya sorry na lang muna, girls, dahil mas pinili niyang maging single muna. So ano naman ang masasabi mo sa mga taong ang daming reklamo sa buhay at insecure sa mga itsura nila? Ano sa ano, kung naman na ka na mag-insecure sa ibang tao, kasi ang mahal ka na naman, pag walang na ka magmahal sa sarili mo, wala na makakalapit ka doon at di mo maranam ka mag-insecure sa ibang tao. Si Sandrine ang patunay na anuman ang itsura ng isang tao. Hindi ito magiging hadlang para maabot mo ang iyong mga pangarap. Hindi rin ito dahilan para matakot kang harapin ang bukas. Dahil kahit kailan, hindi masusukat ng pisikal mong anyo ang iyong kakayahan at pagkatao.